Magandang umaga, Sherina at Prof. Alan. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte binalaan ang Maute Group na huwag siyang pilitin ng mga itong makipaggera sa kanila. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng panggugulo ng nasabing grupo sa Lanao del Sur. Samantala, binisita naman ni Pangulong Duterte sa Cagayan de Oro City ang mga sundalong nasugatan sa nangyaring ambush sa advance party ng Presidential Security Group habang patungo sa Marawi City kahapon. May report sa Rocky Ignacio. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa Maute Group na tigilan na ang panggugulo sa Lanao del Sur. Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng operasyon ng pamahalaan kontra Maute Group sa butig Lanao del Sur. Dumating si Pangulong Duterte sa Cagayan de Oro City para bisitahin ang mga nasugatan sundalo sa naganap na ambush sa advance party ng Presidential Security Group habang patungo sa Marawi City bilang paghahanda sa dapat pagbisita doon ng Pangulo. Ang Maute Group ang sinasabing nasa likod ng pagsabog ng improvised explosive device sa convoy ng PSG. Sinabi ko, una akong hindi ako nang sila tinatakot. Sabi ko lang na ayaw ko dito. But do not force my hand into it. Nagtungo na rin ang Pangulo sa 1 or 3rd Infantry Brigade sa Butig Lanao del Sur para sa command conference. Sir, ano nang pag-usapan niyo sa tactical command post? They have to call the operation. What is there to stop? Wala naman ang pagpapita ng sincerity dyan. So, the fight goes on. Sinabi pa ng Pangulo na hindi niya nais maglunsad o mapunta pa sa gera ang kasalukuyang sitwasyon gawa ng Maute Group sa Butig Lanao del Sur. Nagkaroon na rin ng pagdika sa mga residente sa lugar dahil sa pangamba na maipit sa engkwentro sa pagitan ng tropang sundalo at teroristang grupo. I'm not preparing enough to respond. Yes, sir. It remains. It's holding. And I'm happy. But dito sa Maute, I do not want to war against Filipino. But I told them that they have to stop. Sana huwag na natin umabot ng gera. So I am doing everything to prevent the war. Nauna nang sinabi ng Malacanang na ginagawa ng Administrasyong Duterte ang lahat ng kaparaanan para matamo ang tunay na kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Hindi bababa sa 40 miyembro ng Maute Group na nasawi habang nasa 20 sundalo naman ang sugatan sa pagpapatuloy ng operasyon ng militar laban sa teroristang grupo. Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong ng pamahalaan para sa mga residente ng Butig, Lanao del Sur na naiipit sa bakbakan. Batay sa datos ng DSWD, mahigit 12,000 individual na ang nagsilikas mula sa kanilang tahanan para makaiwas sa gulo. Ang karagdagang detalye sa ulat ni Eunice Samon. Sa patuloy na operasyon ng militar laban sa patuloy na panggugulo at pagpapasabog ng Maute Group sa Butig Lanao del Sur ay umabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado sa pagitan ng dalawang grupo. Base sa reports ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, 8 barangay ang apektado na kinabibilangan ng 2,450 pamilya o 12,250 na tao. 415 pamilya dito ay nasa evacuation centers pa din habang 2,000 naman dito ay lumipat na sa kanilang mga kaanak at kaibigan. Base sa datos mula sa regional office ng DSWD sa Mindanao, kabilang sa mga apektado ay ang Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM, Lanao del Sur, Butig, Barangay Manlangun, Barangay Bayabao at Mipantao Elementary School. Nagsimula ang operasyon ng militar laban sa Maute Group noong Nobyembre 26 ngayon taon na nagresulta sa paglikas ng mga residente sa Butig, Lanao del Sur. Ayon naman kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, patuloy ang mga ginagawang paraan ng DSWD upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang lumilikas. Kabilang nga dyan ang kalagayan ng mga bata, buntis at senior citizen.
Sapat naman umano ang mga food packs para sa ating mga kababayan. Dagdag pa ng kalihim, patuloy pa rin ang kanilang pagmomonitor kung meron mang violations of human rights o paglabag sa international humanitarian law na nagaganap sa pagitan ng mga residente. Nakikipagtulungan naman ang DSWD sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa seguridad at distribusyon ng mga reliefs sa halos 13,000 taong apektado sa labanan. Mahigit 1,000 pamilya na po ang lumikas sa takot na madamay sila sa 4 na araw ng bakbakan ng militar at ng Maute Group sa butig sa Lanao del Sur. At ang tumutok dyan ay si June Veneracion. Tuloy-tuloy ang pagbira ng militar sa mga okupadong lugar ng teroristang Maute Group sa bayan ng butig Lanao del Sur. Ika-apat na araw na ngayon ang military operation laban sa teroristang grupo na kumugkob at patuloy na umuukupa sa 3 lugar sa bayan ng Buti. Ang lumang municipal hall, bahay ng dating alkalde ng bayan at isang madrasa o Arabic school. Nung Sabado, ibinaba ng grupong Maute ang watawat ng Pilipinas at pinalitan ng ISIS flag. Mga 300 sila pa. Mga 300. Kasama na yung mga taga-Maguindanao. Okay, okay. So pwede namin sabihin na yun. Close to 300. Pero ang ISIS flag, tinamaan naman na maglunsad ng opensiba ang militar. Ang ISIS o Islamic State in Iraq and Syria ay isang teroristang grupo na nagsimula bilang isang pangkat sa ilalim ng international terror group na Al-Qaeda. Dahil sa takot na madamay sa bakbakan, nagsipagbikas ang mga residente mula sa mga barangay na apektado ng labanan. Sila ang mga tunay na biktima ng gerang, wala naman silang kinalaman. Natatakot kami sa duril. Baka maapektaduhan kami. Ano na bata? Takot sa mga bata? Oo, siyempre umiyak sila pag natuktok yung plane. 1,300 pamilya na ang nag-evacuate. Nakakalat sila ngayon sa iba't ibang evacuation center. Nangangaba ang mga health worker sa masamang epekto ng gulo, lalo na sa mga bata. Sa taon pa lang na ito, 3rd beses nang naglunsad ng operasyon ang militar laban sa Maute Group. Ang grupong tinuturong nasa likod ng Davao City bombing. Una noong Pebrero at sumunod noong Mayo. Expect namin na magkakaroon niya ng mga psychological impact, no? Especially sa mga bata at saka mga kababaihan. Matitiro naman yung mga taga-butik eh. Pero may mga ilan na tinutulungan ng mga tao na galing din sa labas, galing nga sa ibang kung saan lugar, sumasama sa mga itong grupo na to. Pero baka matagalan pa bago matapos ang gulo dahil nahihirapan daw ang mga sundalo na mapasok ang mga lugar na pinagkukutaan ng Maute Group. Bawat sulok ay mapanganib bago nila marating ang mga lugar na inuukupahan ng mga terorista. Kailangang magbahay-bahay para maklear ang 10 hektaryang lugar kung saan may mga nakakalat na sniper ang Maute Group. Mayat mayari ng pagpapakawala ng mga terorista ng mortar. Ayon sa AFP sa Kampaginaldo, may 19 na miyembro ng Maute Group na ang nasawi at 13 sundalo ang sugatan. Pero ayon naman sa intelligence report dito sa Lanao del Sur, aabot na sa 35 terorista ang patay. 20 sundalo naman ang sugatan. Patuloy ang pagdating ng mga bagong supply ng bala habang may mga inaasahan pang karagdagang puwersa. Hindi bababa sa 10 na ang patay sa patuloy na opensiba ng militar laban sa Maute Group sa butig Lanao del Sur. Eksklusibo namang napasok na News 5 ang lugar kung saan nagbakbakan ang mga sundalo at mga bandido. Mula Lanao del Sur, umaaksyon si K.M. Son. Sunod-sunod na nagpapatok ng 105 Howitzer sa tropa ng mga sundalo kahapon pupunta ng butig Lanao del Sur. Ang target, pulbusin ang 300 miyembro ng Maute Group na muling inukupa ang dating munisipyo at palengke. Biyernes nang simula ng Maute Group na pumosisyon sa lugar para harangin ng tropa ng militar. Sa larawan na ito, makikita pang nagtaas ng bandera ng ISIS sa munisipyo ang mga rebelde. Naging unstable na ang situation sa area. Even after elections, yung LGU nag-official municipal hall pero hindi na ginamit nung incumbent mayor kasi nga it's not conducive for as a working place, hindi na siya secured. Ang intent natin is talagang i-degrade yung capability nila, which we want to do now. Kasama ang 49th Infantry Battalion, sinubukan ng aming team na pumasok sa butig.
pagdating sa bayan ng poblasyon. Naabutan namin ang mga sundalo na nagtatago sa gilid ng mga bahay. Higit 200 metro mula dito sa aming posisyon ngayon, doon sa banda roon yung mga kalaban. Kaya naman hindi na rin kami po pwede lumakad papunta doon dahil nakaposisyon na rin ngayon doon yung mga sniper. Sinamahan na lang kami ng barangay kapitan na puntahan ng mayor ng Butig para kamustahin ang mga residente. Kinailangan pa naming dumaan sa ibang ruta para makaiwas sa kalaban. Paglabas sa kalsada, sumalubong ang APC at tropa ng mga sundalo na ito na nakaposisyon sa daan. Pagdating naman sa bahay ng alkalde, sunod-sunod na putok ng baril din ang narinig. Very close yung military at saka itong multi-group. Mayroon diyang siguro hindi abot ng 200 meters. Actually, itong area kung nasaan tayo ngayon, mga ito sa likod, mga 500 to 600 meters may mga kasama sila, yung multi-group. Pagkalipas ng ilang minuto, bahagyang humupa ang putukan kaya nagdesisyon ng aming grupo na bumalik na. Ibang ruta ulit ang aming dinaanan. Kailangan din timbrehan ng mga tropa ng militar para malamang hindi kami kaaway. Mapuno at madamo ang aming dinaanan pero mula rito, dinig pa rin ang mga putok ng baril. Takbo. Lapit ah. Sa tayanan lokal na pamahalaan, papalo sa 19,000 residente ang apektado ng bakbakan. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa kani-kanilang mga kamag-anak ang mga apektadong residente. Nakapag-abot naman na ng ayuda ang lokal na pamahalaan. Sa ngayon, 2 sundalo na rin ang naitalang nasugatan sa bakbakan. Isa lang daw ang nakikitang paraan ng lokal na pamahalaan para matapos ang kalbaryo ng mga residente. Yan ay ang magkaroon sila ng maayos na kabuhayan. Tanggap muna tayo ng report kaugnay ng balitang yan. Opensiba ang militar laban sa Maute Group, suportado ng kongresista mula sa Mindanao. Ibabalitain sa atin ni Orange 14, Leth Narciso Abinales. Kinatigan ni anak Mindanao Representative Mahmoud Mending Jr. ang opensiba ng armed forces laban sa Maute Group. Umaasa si Mending na hindi ito titigilan ng gobyerno hanggat hindi tuluyang natatapos ang ekstremistang grupo. Para sa kongresista, tama ang desisyon ng pamahalaan na paigtingin ang operasyon sa Maute Group dahil malaki na itong banta sa national security. Ang grupong ito ay nagpo-promote umano ng pagpatay sa ngalan ng Islam, gayong hindi naman ito ang tunay na layunin ng Islam. Masyadong extreme anya ang pananaw ng Maute Group na sinimula ng mga nagtatag dito na indoctrinate ng extremist ideas ng ibang bansa, saka umuwi sa Pilipinas at pinakalat ang kanilang mapanganib na paniniwala.